Uchito! Kailan lang kayo mga ngaralin dito sa atin? Wala akong nababalitaan sa inyo, ah. Inay, kasi may project kami sa school. Kaya doon kami nangangaraling sa bahay ng prof namin. Kaya hindi ako nagkakaroon ng oras dito. Pero patapos na yun, kaya makakaigot pa kami dito. Kuya, pag nagkaralin kayo dito, sama ko, ah. Kaya mo ba? Nakapagod yun. Lakad yung lakad. Oo naman. May snack naman pagkatapos, di ba? Ayun, kaya sasama. Sama mo na, para masanay. Okay, sige. Basta mag-practice ka, ah. Kumanta? Siyempre, alam yung pagkain yung pag-practicean mo. Hindi niya kailangan pag-practicean nyo. Sanay na yan, eh. Tayo, si tatay! Man, bitoy! Uy, kamusta yung lakad mo? Di ba pumunta ka sa atin? Anong balita? Hindi ka pa nagkukwento. Natulog ka na nang dumating ako. Eh, yun nga. Dami na palang sira ng bahay doon. Lalo yung bubong tsaka yung mga dingding. Dahil butas. Isipin mo naman kung gaano nang katagal yun. Wala pang nakatira ron. O, talagang masisira. Kaya nga naawa ako nung nakita ko. Sabi ko, pagagawa ko na lang. Eh, sabi naman nung gagawa, mga dalawang araw lang matatapos na yun. Oh, buti may nakuha ka pang gagawa. May mga taga ron din. Tutuwa nga dahil nagkaroon silang trabaho. Ay, sir, di ba nabili niyo na po yung bahay? Oo, bayad na lahat yun. Eh, ba't di niyo na lang po ibenta eh? Baka may multo na dun. Multo, okay. Nakamulto doon, wala naman namatay doon. At saka hindi ko ibebenta yun, di ba? Ang dami namin ginawang ano doon eh. Dami namin memory. Lagi pa namin kinakanta yung Let's Make a Memory. Ayan. Kaya maraming memory. Maria, nagpadala kasi ng picture yung pinsan ko. Nanganak na! Kaya lang, ano eh, hindi ko na masave. Baka pwedeng isave ko sa cellphone mo. Wala na kasi akong memory, oh. Ayaw. Ah, wala ka na memory? Ay, pwede ka na ibenta. Anong ibenta? Ay, di, kasi sabi nila, sir, maraming memory doon. Kaya hindi nila binibenta. Ngayon, kung wala ka na memory, pwede ka na ibenta. Sir, di po ba nagpapa-repair kayo ng bahay? Baka pwede isabay niyong i-repair to. Sa ati baby talaga. Ano ko, cellphone? Kung cellphone ka, wala ka ng load. Good morning! Nakalaan ka, no? Alam mo, magaling ka manghula. Actually, sabi ni Mimi last week na pahihiraman niya ako ngayon. Nang ano? Pera! Ano pa ako? Ano pa ang ibang hiniram ko? Wala namang iba yun, di ba? Naku, malabo yan. Talaga ang kulit! Mainit ang ulo ni Mama ngayon. Kita mo nga, may kaaway sa telepono. Hindi naman siguro. Hindi naman ako kaaway ni. Hindi ako papayag ng ganyan. Ano ka ba? Porke ba magpapasko? Magtataas ka ng presyo? Hindi naman pwede yan. Sa iba na lang ako kukuha. Ayoko na. Hindi ako sa iyo order. Bye-bye. Naku, talaga naman. Ma, sino may kaaway mo? Eh di yung ganid nating supplier, yung nagde-deliver ng mga gift items natin. Akalain mo magtataas ng presyo? Doble pa? Ang aga-aga pinapainit ang ulo ko. Ikaw, ano kailangan mo? Ako? Wala. Dumaan lang ako para mag-hi. Hi, alis na rin ako. Elsa. Hmm. May naisip na akong pwedeng gawin doon sa bahay natin dati. Ano? Naisip ko gawin natin grocery. Grocery? Uy, okay yan ah! Hindi kasi naisip ko kung paupahan lang natin ang makikinabang lang yung mga uupa doon eh, di ba? Pero kung gagawin mong grocery, pwede yan. Bababaan mo pa yung presyo, eh di mga kapitbahay natin, makikinabang din. Tama! Tsaka talagang para makatulong tayo doon sa dati nating kapitbahay, di ba? Doon na rin kaya tayo kumuha ng mga taong magbabantay ng tindahan. Ayan, pwede rin mga delivery boy, tsaka yung mga mag-aayos ng mga paninda doon, di ba? Mga helper, di ba? Ang ganda niyan! Ay, sabihan mo na yung mga taong nagtatrabaho doon para ituloy-tuloy na nila doon sa paggawa ng tindahan. Tinawagan ko na nga si Ma'am Pilo. Sabi ko, maganda na ng mga abang para pag nakita nila yung plano, dire-diretso, gawin ng grocery. Galing mo, Pitoy. Naisip mo ka agad yan! Ay, alam mo naman ako, pagdating sa mga ganyan, mabilis. Lige nga, kaya tayo doon sa taas at magkwentuhan lang tayo ng mabilis. Wish! Kung ano naman, dinadaan mo na naman ako sa bilis, ha? Bilisan mo! Bilisan mo! Bilisan mo, mabilis lang to. Ay, Pitoy! Ma, saan mo sa taas nilalagay yan? Siyempre, alam mo naman, paborito na mga magnanakaw tong tinda kong ito. Lagi na lang nawawalan. Hay nako, mamaya makita mo.
Wala na naman. Baka mami, mahulog ka pa dyan. Ayan, mataas na. Ayun na kayo, abutin na mga magnanakaw. Mimi! And speaking of magnanakaw, anong kailangan mo? Sakit pa naman magsalita. Dumaan na ako dahil gusto ko i-introduce sa inyo itong kaibigan ko na si Juancho. Mimi? Si Juancho? Hello. Juancho, si Mimi? At saka yung magandang anak niya si Didi. Hello. Ah, hindi niyo na itatanong. Pero si Juancho is into importing. Ah, kumukuha siya ng mga imported items at binibenta niya ng murang-mura. At isinama ko siya rito para mabigyan kayo ng mga imported gift items na mapapangalaga. Mukhang maganda yan ah. Pwede ba kami makakita ng list of items mo, pati price? Oh yeah, sure. Nandito. Ito yung, wait na. Ayan yung list ng stocks and yung prices. Mababa yung presyo niya. Oo nga. Kung kukuha kami ng bulto, mas mabababaan mo pa ang presyo mo. Yes. Mas marami. Mas malaking bawas. O sige, kukuha kami ng maramihan. Okay, sige. Wait na, natawag ko lang kung kakain ng stocks namin sa warehouse. Excuse me. Okay. So, Mimi, siguro naman my 30% commission is in order, no? Anong commission? Commission? In-introduce kita sa magandang supplier. Yung dati mo supplier, mahal-mahal ang presyo niya. Ito, murang-mura. Murang-mura nga dito. Pero dahil sa hinihingi mo sa akin, mas mataas pa to kaysa sa dati. So you mean to tell me wala akong matatanggap? Wait! That's so unfair! Ikaw, paano? Lakad na kami. Oh, sige, ingat ha. Okay, sige. Asan na ba si Patrick? Ito na, sa loob, oh. Kumusta mo na lang ako sa mga kapitbahay natin doon. Oh, sige. Sir! Oh. Dalhin niyo na po itong sandwich. Idagdag niyo po sa baon ninyo. Naku, hindi na. Okay na yan. May baon na kami. Tsaka hindi naman ganung kalayo yung bahay. Sir, baka po kasi matrapik kayo, maabusan kayo ng pagkain, lalo na kasama niyo pa yung si Patrick. Ay! Narinig ko yun, ha? Anong kaya mo sa akin, matakaw? Ay, di ba halata? Tignan mo nga yung ginagawa mo. Tignan mo una. Naku, sigurado lang mo naubos mo na yan. Yan na naman kayo. Tama na. Alis na kami, baka tanggalin kami. Sige na, iwan mo na yan sa loob. Bitch, ba't may pababalik yung pagkain? Dali na natin yan. May baon na tayo. Masasayang lang, baka mapanis. Wala na tayong baon. Asan yung baon natin? Kinain ko na. Sabi sa inyo, sir. Ay, ito, baby. May nabili ka na pa regalo. Wala pa nga eh. Regalo? Sama ako dyan. Bigla po yata kayo napasugod, Mang Tommy. Narinig ko kasi yung word regalo. Iniisip ko baka nagpaplano na kayo kung ano bibigyan nyo sa akin. Basta talaga kakabigin, Mang Tommy. Yan. Talas nyo, no? Baby ko si Ate Baby, ah. Akala ko naman po, nag-iisip ko yung regalo na ipapamigay sa iba, eh. Naku, asa ka pa, Clarissa. Hindi. Talaga naman may plano kong mabigay sa mga iba. Talaga po? Oo naman. May regalo kayo sa akin? Wait. Bago ko tayo regaluhan, bakit hindi ikaw muna magregalo sa akin? Talagang kabig, eh. Ay, nako. Kayo, Mang Tommy, ah. Huwag kayong umasang bibigyan ko kayo ng regalo kasi hindi na akong umasang mabibigyan niyo ako. Sama mo naman? Ay, huwag kayong mag-alala, Mang Tommy. Ako may regalo ako sa inyo. Talaga? May regalo ko sa akin? Oo. Re-regaluhan ko po kayo ng magandang bag na pambabae. Bakit naman pambabae? Hindi ko naman gagamitin yun eh. Hindi, alam ko po. Ire-regalo ko po yun sa inyo para iregalo mo sa akin. Minsan talaga mahina yung ulo niyo, no? Kabig. Teka, Ma! Ma! Sobra yung delivery ni Juancho. Anong sobra? Sobra kasi ilang beses ko nang binilang to. Dapat 6 lang, pero 7 yung nandito. Sobra na isa. Sobra? 7? Good! Anong good? Dapat soli natin yan. Masama yan. Bakit ninakaw ba natin to? Hindi nga. Pero hindi naman natin binayaran yung mga yan. Kawawa naman si Juancho, malulugi. Hindi ko nakasalanan yun. Siya may depresya. Siya nagkamali. Kasalanan niya. Bakit hindi niya muna binilang yung mga paninda niya? Ano ba naman to? Payong ba to? Hala, sira oh. Huh? Pangit. Ay, maganda tong pitchel na to. Ba't walang handle? Ba't basag?
din. Iyan kasi, may masama ka intensyon. Bis na karma, no, ma? Kamang Pilo, kumusta? Nakita niyo ba itong design ng estante na ginawa ko? Oo naman, maganda. Oo nga, kaya ginawa ko medyo simple na lang para mas madali matapos. Kumusta? Mang kailan niya matatapos yan? Inumpisa namin sa loob kanina, kaya bukas ng hapon, tsak, tapos na yan. Ay, maigi naman. Para mabuksan na kagad itong grocery para sa inyo. Oo nga pala, Pipito. Maraming salamat at hindi ka nakakalimot dito sa lugar natin. Nako, malabo kong mangyari. Makakalimutan ko na ako lahat, pero hindi ko itong lugar na to. Kahit nga ito hindi na nakakalimot to. Pits, may nakalimutan ako. Ano? Di pa pala tayo kumakain? Mga Pinon, sabay kayo sa amin, nangyayanda tayo. Ay, hindi na bali. Meron akong tinapad kami sa loob. So, okay na yun. Sa inyo ba yun? Oo. Bakit? Nakain ko na Yeah, nakakuha ko pa magyaya. Walmi! Wala ba akong kasalanan dyan ah? Kung hindi mo kami pinakilala dyan sa Wancho na yan, hindi sana kami nagoyo. Wait. Kung ginoyo ka ni Wancho, wala na akong kinalaman dun. Wala na nga akong kinita sa negosyon to. Sisisin mo pa ako. Fair ba yun? Alam mo? Susumbong ko talaga yan, ha? Labag sa batas ang ginawa niya. Talaga, ikokomplain ko sa Department of Tourism. Anong Department of Tourism? Department of Trade, ma. Yun na nga yun dun. Magre-reklamo ka? Huwag na. Bakit huwag na? Unang-una yung negosyo naman ni Wancho, hindi naman registered sa DTI eh. Kahit no? Believe me, wala rin mangyayari dyan. Magsasayang ka lang ng pagod. Totoo ba sinasabi nito? Oo, ma. Ganun na nga. Lalo na kung wala namang pwesto yung si Wancho, madali niyang malulusutan yan. Ganito yan eh. Bumibili siya ng produkto sa importer. Tapos diretsong binibenta niya. Wala siyang ini-stock sa bahay niya. So kahit na pumunta nun ng pulis, may hahanapin sila nun, wala sila mahanap. Dahil wala siyang ini-stock sa bahay. Naintindihan mo? Pero kailangan mabawi ko yung pera ko. Kailangan ko ng hustisya dito. Nung nalaman yung sobra yung delivery, okay lang. Pero ngayong kayong naloko, hustisya! Dede, huwag kang maumano-ano dyan. Hirit ka pa eh. Manch, ano ba yung buusapan natin? Ba't mo pwede sabihin sa telepon? Tugol dun sa mga binenta mong goods kila Mimi. O sa gift shop? Mm-mm. Bakit daw? Marami sira. I mean, yung mga produkto mong glass at saka ceramic, may chips. Tapos yung food mo, ang daming expired na. Ah, talaga? Wala na akong magagawa doon. Meron. Kaya ano, nire-report nila ako. Alam mo na alam ko na, walang hold ng DTI sa'yo. Dahil wala ka naman DTI certificate. Hindi ba yung nasasabihin mo? Pero, niwala ka sa'kin, delikado ka kay Mimi. Bakit naman? Alam mo kasi, businesswoman. Businesswoman yan eh. Maraming kilala yan, maraming connection. Yung mga ibang connection niya, shady characters, alam mo na? Alam mo ibig sabihin nila? With shady deals. Eh, ayoko naman mapahamak ka. Hindi sa tinatakot kita, ha? Pero sinasabi ko lang na, alam mo naman, kailangan mag-ingat ka. Naku, paano yan? Wala naman akong pambayad sa mga defective deals na yun. Pare, kahit papano kailangan magbayad ka kahit papano. Mag-isip ka ng paraan. Wala talaga eh. Pero, meron ako dito mga gift certificate. Bibenta ko sana. Andiyan, dala mo? Oo, tingin. Tigo 1,000 ka eh. Tigo 1,000? Oh! Pwede na ito? Okay ba kaya dyan si Mimi? Malamang hindi pa okay sa kanya to. Kaya lang, kakausap ko na lang siya. Naintindi naman kita eh. Don't worry. Ako bahala sa'yo. Salamat ah. Buti lang nandiyan ka. Sure. Walang problema. Maliit na bagay lang yan. O ano, mauna na ako ha. Ha, bayaran mo to ha. Sige, ate na tayo sa Sundays. Thank you ha. Ha, masagay ha. Ito na lang katahin natin kuya o. Hindi. Huwag yan. Mahirap yan. Baka hindi mo makaya. Kaya ko kaya ito. Baka ikaw hindi. Sige, sige. De, paano? Okay, sige ha. Salamat, Mampilo. Oh.
Ayos na raw yung ano, yung pinapaayos ko doon sa grocery, pati yung mga estante, ready na. Bilis ah! Excited na akong mamili ng mga ipang di-display. Paninda! Kahapon, kausap ko na nga rin pala si Aling Marin tsaka yung anak niya. Sabi ko sila na tumao doon sa grocery pag nagbukas na. Galing ah! Oh, halika, magmeryenda muna tayo. Yay! Nay, magmeryenda na din po kami ni Kuya. Bakit? Hindi pa ba kayo magpa-practice? Napagod na po kasi ako kakapractice na kakantahin namin eh. Pagod ba? Nakailang kanta na ba kayo? Wala ko po. Pinag-uusapan pa lang namin yung playlist. Yeah. Kausap mo si Juancho? Oo. Ano nangyari? Ayun, ayaw magbayad. Tsaka, itinakot pa niya ako. Talaga? Ano sabi? Sinabi niya na kung i-report natin yan, eh, tayo pa mapapasama. Dahil, hindi siya amin. Loko pala yun, ano? Nanakot pa? Pero ano mo, pinag-isipan ko na yan eh. Actually, wala tayong ebidensya talaga. Tsaka si Mimi, hindi siya humingi ng resibo. I'm really sorry. Talagang I tried. Okay lang yon. Alam niyo, may naisip ako magandang paraan para mabawi ko naman yung mga gastos ko. Ano naisip mo, ma? Yung mga items na binibenta ko sa halip na paisa-isa. Ang ginawa ko, kinuha ko yung may depekto, kumuha din ako ng matino na item, pinagsama ko sa yung dalawang yun, yung ganyan, tapos nilagay ko sa isang kahon, ginawa ko isang package. Oh, hindi nalata yun. Teka, masama yun, ma. Eh, bagsak presyo naman eh. Kaysa naman sa wala akong kitain. Pero okay yun, pambawi kahit paano. Sinuportahan mo pa. You know, I'm in support of both of you. Ikaw nga may kasalanan yan eh. Ikaw nag-umpisa nito lahat eh. Pero, Tommy ah, na-appreciate ko naman yun dahil kahit papano, nag-try kang kausapin si Juancho. Sure. Wala yun. Maliit na bagay lang yun. Hello. Mauna na ako, ha? Okay. Naniniwala ka naman sa sinabi nun na hindi siya kumita. Eh, minsan naman, ma. Magtiwala ka sa tao. Sa ibang tao, oo. Pero sa kanya, hindi. Paano, Aling Marin? Okay na ho tayo, ha? Kaya na ho tatao dito sa grocery, ha? Oo, Pipito, saka yung anak ko. At saka, maraming salamat nga pala, ha? Nako, wala ho yun. Oo nga pala, ngayong Sabado, ha? Samahan niyo ako. Imbitahin natin yung mga kapitbahay natin dito. Magkakaroon tayo ng parang opening itong grocery. Tapos magkakaroon tayo ng palaro, may pa-premyo, tapos may konting salo-salo. Parang Christmas party. Eh, parang ganun na nga ho siguro. Nako, matutuwa si Bob niyan. Nako! Huwag na si Bok, magulang yun. Huwag ka na umano, pambira ka. Okay na eh. Tsaka baka malay mo, nagbago na yung tao. Hindi na magbabago yun. Hoy, hoy! Ikaw hindi na magbabago. Si Bok! Excuse me. Binili ko sa'yo to last week. Sabi mo sa akin, brand new. Isang beses ko palang ginamit, wasak na! Sigurado ka ba dito mo binili yan? Eto, resibo. Pag hindi mo binilig sa akin yung pera ko, o palitan mo yan, irereklamo kita sa pulis. Sandali lang! Anong gagawin natin? Isuli mo na lang yung pera niya. Sana ako ang pera? Di wala nga tayong matinong benta. Ay, papapulis ka niyan. Talagang ako lang, ha? Hindi mo ako sasamahan? Ay, matagal pa ba yan? Nagmamadali ako. May hinahabol ako. Meron ko itong gift package. 2,000 ang isa. Bibigyan kita ng tatlo. Anyway, 5,000 lang naman ang halaga ng blender mo. Tubo ka pa. Okay? 5. What? 5? 5? 5 gift package ang gusto kong kapalit. Kung hindi, ipapapulis kita. Okay. 5. Alam, maluloko mo ko. Hindi ka nga kayang lokohin eh. Ang sabi mo? Wala. Aling Bibi! Hi, baby! Meron po kayong magandang pagregalo. Ay, marami. Marami kami dito mga panregalo. Eh, gift shop to eh. Ay, nga pala. Eh, kasi po, naghahanap po kasi ako ng pang-exchange gift. Pero mura lang, ha?
Meron kami. 499 pesos lang. Aba, maganda to. Kapackage na yan. Maraming laman sa loob. Talaga po. Ay, pwedeng patingin. Ito, oh. Ay, oh, kita mo, oh. Ganda pa ng pagkaka-gift wrap, oh. Laki. Alam mo, pwede ka bang buksan? Ay, huwag na. Tingnan mo naman, oh. Naka-gift wrap na. Ang ganda-ganda na nga ng presentation, oh. Huwag mo na buksan doon na sa inyo. Ay, gusto ko lang bang makita kung ano yung laman niya. Ano kasi, sabi ng matatanda, kasabihan, na huwag mo daw bubuksan ng regalo pagka nakasara na. Doon na lang sa kaya inyo. Kaya ako nga bubuksan kasi nakasara. Para makita ko yung laman, itong sa ibibigay ko kung na ito iririgalo ko. Ayan. Ay, ganda nito. Shoes! Shoes, shoes! Ay! Ay? Ano ito? Ito na lang. Ito na lang. Ito na okay naman, daming laman, di ba? Ay, ano ito? Naku, Aling Mimi, pasensya na po kayo. Hindi ko na po ito kukunin kasi magagalit sa akin yung pagre-regaluhan ko. Sige po. Pero nabuksan. Baby. Oh, di baby, ano nabili mo? Ako wala. Oh, eh ba't wala? Eh, papano? May mga pinakitang paregalo si Aling Mimi. Nung binuksan ko, puro mga sira yung nasa loob. Sira? Oo, buti na nga lang binuksan ko eh. Kundi mapapahiya pa ako. Jesus, eh dapat pala sumama ka na lang sa akin kanina. O, dyan lang ako sa labas na nakabilang paregalo. Ano maganda? Ay, taya lang ko kunin ka. O, sige. Ay. Oh, ha? Mura ko lang nakuha yan, ha? Packaging pa lang. Parang ganyan din yung nakita ko kila Aling Mimi, eh. Oh, hindi, ha? Iba naman to, no? Saan mo nanabili to? Diyan nga sa labas. Buksan natin, ha? Titignan ko yung loob, ha? Hala, bakit puro sira? Sabi ko na nga eh. Kaya parang pareho eh. Halika. Saan mo ito nabili? Puntahan natin. Irereklamo natin. Oh, bibili kayo? Hindi! Isosoli ko to! Bakit? Ano nangyari? Ito po mga binili namin. Isosoli na namin. May mga depekto eh. Di ka naman sa akin bumili ah. Hindi nga! Sa akin sila bumili. Itong mga binili ko sa'yo, mga depekto. Eh, kayo pa lang dapat nag-usap. Ma! Nag-usap na nga kami! Nahiya ako, binalik ko yung bayad! Dahil ako ang mananagot sa DTI. At yun naman ang mangyayari sa'yo kapag hindi mo isinoli ang mga bayad ko dito sa mga depekto mong items. Eh, ano naman ang gagawin mo? Aba, eh, re-report kita sa DTI para mawalan ka ng lisensya. Ano naman ang tatanggalin nilang lisensya sa akin? Eh, hindi naman ako nakarehistro. Ha? Wala kang lisensya? Wala! Wala nga kang resibo, di ba? Nakakaloka ka! Eh! Alika na! Ay! Nakalusok! Yes! Ma, masama naman ata yung ginawa mo. Anong masama? Eh, ako nga ang biktima. Oh my gosh! Ano yun? Ay! Bilis ng karma, no, ma? Uy! Asa? Oh! Salamat, ha? Wala nga naman po. Atika. Para sa'yo. Oh no! Oh no! Sige na, please. Magagamit mo yan. Maraming salamat po. Okay. Thank you po, ha? Thank you po. Okay. Ingat po kayo. Sige. Okay. Nakataas ang Tropka-Cyclone Warning Signal number 2 ayon sa pag-asa. Oh. Balita dyan sa bagyo. Oo, grabe. Tinamaan pala yung lugar natin dun eh. Kuwawa yung mga kapitbahay natin. Ang daming bahay na nasira, oh. Bahay ni Aling Marin yun, di ba? Oo.
Niisip ko pa paano natin silang matutulungan. Alam ko na. Eh, di magkaroon lang po tayo sa kanila. Wala na nga silang pera. Sira na ng iba nila. Mangangaruling pa tayo. Kuya, ibang karo na sinasabi ko. Ganito, mangangaruling tayo sa kapitbahay. Tapos, hindi sila sa kakakanta doon sa karoon natin. Tinalo mo si Clarissa masaya, no? Eh. Oo, oh, masaya. Diyos ko. Eh, nakakipitch ako eh. Paul! Hi! Oh, kumusta na kayo? Balita ko, nangaruling daw kayo. Hmm. Malaki ba kinita ninyo? Ay, hindi po kami nangaruling para humingi ng pera. Nagbigay ko ng tulong sila, sir. Tama, hindi ka tulad ng ibang tao dyan. Puro hingi. Hindi man lang mag-isip ng paraan para mamigay. Alam mo, ngayon lang ako sasang-ayon sa'yo, ha? Ang kapal ng mukha, no? Teka! Sino ba pinaliningan ninyo? Ay, kayo po yan. Bakit ako? Lumigay naman ako, ha? Pinagyan ko kayo, each and every one of you, ng regalo. Naghihintay nga ako ng pasasalamat sa inyo. Walang isang thank you galing sa inyo. Hoy, Tommy. Oh! Ano yung magte-thank you sa'yo? Doon sa sobrang binigay mo? Oh! Yung sobrang walang laman? Ano gusto mong gawin namin? Ha? Lagyan namin yung sobe, tapos pabasko namin sa'yo? Ano ba? Walang laman. May laman yun eh. Naglagay ko ng GC doon. 1,000 pesos. Ay! Wala akong GC. Wala akong laman yung sobe. Wala akong laman na. Wala. Teka, story pa uso. Hmm? Nakalimutan ko pala lagay sa envelope eh. Kaya wala eh, oh. Ito na yan, oh. Oh, no. Merry Christmas. Meron niyo, oh. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Naku, himala ito. Tommy, salamat po ha. Pasensya na, pinag-isipan po namin kayo ng masama. Ang problema yun. Alam ko, mahal niyo naman ako. Merry Christmas! Thank you, Mang Tommy. Thank you. Thank you. Leo kayo, mga kapitbahay. Maraming salamat po sa pagpuntan nyo. Alam nyo naman na dapat nung isang araw pa natin bubuksan tong grocery, kaya lang medyo, yun nga,
binagyo tayo at medyo maraming nasira, maraming nasalanta. Pero ang mabuti naman at lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan, di po ba? Kaya sana po ngayon eh medyo kalimutan muna natin yung lungkot. Pwede ba magkasiyahan muna tayo? naisip ko maganda siguro kung magpalaro muna tayo. Ayo le. Aliga, aliga, aliga. Tara, tara. Salamat sa pagsali niyo sa mga palaro at sa pagiging sport niyo. Ngayon naman i-announce natin kung sino ang winner. At dahil nga sa pagkakaisa, sa teamwork at sa pagtutulong-tulong, ang nanalo sa mga palaro ay walang iba kundi ang nanalo ay kayong lahat. Wala pong natalo. Lahat kayo panalo. At dahil nga panalo kayo, syempre may papremyo tayo. Ang papremyo natin, official na natin bubuksan ang ating grocery. At lahat po ng laman ng grocery natin, eh ipapamahagi ko po sa inyong lahat, libre. Libre. Pahala na kayo. Oh, nandito na po. Simulan nyo na pamimigay. Oh, ito. Araw-araw, nakakakita tayo ng mga bagay, mga gamit na may sira, mga kailangang ayusin, kailangang buting tingin. Halos lahat kasi ng mga gamit pwedeng ayusin, pwedeng kumpunihin. Pag hindi na pwede, edi tapon na lang o kaya palitan. Yan ang pagkakaiba ng gamit sa relasyon. Oo, pareho silang pwedeng ayusin pagka may konting sira. Pero ang relasyon, hindi dapat pinapalitan at lalong hindi dapat itinatapon. Dahil kahit ano pang mangyari, kahit gaano pa katagal pang panahon ang lumipas, hanggat may puso tayo, ang nasirang relasyon, nabibigyan ng pag-asa, lalo na tuwing Pasko. Tayo. Shhh! Tommy! Halika dito! Hi guys! Hi guys! Ikaw talaga kinabirya ka. Ano naman ginawa ko? Eta! Ano? What's wrong with that? Hindi fake yan ha? Okay yan ha? Okay nga, pero hindi pwede gamitin sa Metro Manila yan.
Why not? Ayan ang nakasulat, oh. Sa Puritan Mall lang pwede gamitin. So? Anong so? Walang ganyang mall dito. Sa Cebu lang yan. Anong gusto mong gawin namin? Pumunta kami sa Cebu para gamitin to? Ha? What? Oh, sa inyo nilin. Grabe. Wait, wait, wait! Let me explain. Explain ka lang. Guys! Guys! What happened to the Christmas spirit? Hello?